So this is our third day. Ngayon, wala na naman kami itinerary. Pero mamaya hapon, punta kami Victoria Peak. So ayun, tara. Wala na akong jacket. So yun, t-shirt lang ako. Pero ang lamig. Ikaw, hindi ka nalalamig. Lamig eh, sobra. Pero okay lang yan. Tingnan natin kung saan natin kahit isin yung lamig. So ayun, maglalakad tayo dito sa Nathan Road. Kain daw kami sa dun sa Australian Dairy. So we're gonna walk. Imbis na mag-rain, next station lang naman sa may Jordan lang. Okay lang, maglakad na lang. Mga 15-minute walk lang yun. 15-minute walk, mabilis ko mag-walk. Pero kung katulad ko mag-walk, mga 10 years yun. So ayan yung lalakaran natin. Lalakad tayo hanggang dun sa may Jordan. May mosque dito. So marami rin yung mga Muslim community dito sa area na to. Kasi para mag-provide sila ng mosque. Siyempre, doon mo malalaman ko ano yung mga community nandito. Nakatawa nga dito. So sobrang common na madaming mga foreigner na nag-work dito. Hindi na nila alam kung foreigner ka o hindi. Isipin nila nag-work ka dito. Tapos, ay, nung wala kasama ko. Yung nagkasama ko naglalakad, biglang napunta dito. Na-magnet ka na naman ba? Bago pa kami makarating dun sa pupuntahan namin, baka lunchtime na yung sinaserve nila. Tuwa dito, tuwing maglalakad ka, lalo na sa mga roads, ang dami mo makikita na puro Tesla. Puro luxury cars. Makikita mo dito mga brand, mga Tesla, BMW, Lexus. Parang bihira akong nakakakita dito ng mga Toyota. Oh! Dito pala yung Don Donkey. Punta tayo dyan mamaya kung may pambili pa tayo. Nakakatawa sila. Ayun. Katulad nun, nung mga nagpipicture dun. Katulad nung mga nagpipicture dun. Kinausap na naman nila ako ng language nila. As if naman naiintindihan ko sila. Hindi naman tayo ganun. Hindi naman ako mukhang nakakaintindi ng language nila. Pero bakit nila lagi nilang kinakausap ng language nila? Sa akin nga, may tumatawag. Wait lang. So apparently, 10 pa lang kami kikitain ng boss ko na nakatira dito. Akala ko, lunch pa or after lunch. 10 a.m. pala. So, ayun. Hintayin natin siya, tumawag siya kasi nasa TST station daw sila. E naglalakad kami papuntang Jordan. So medyo malayo-layo na yung nilakad namin. Hintayin na lang namin sila dito sa area na to. So may gelato go. Bahala na kung saan nila tayo dalhin. Siyempre sila yung mga dito nakatira. Mas alam nila yung lugar. Hintayin natin kung saan pwede nating makainan na masaya. Hello, si Sir John Samis Leo. Hello po. So, ayun, buti na lang kinita tayo nila Sir Jones. Dinala tayo dito. Mag ano na to? Breakfast, lunch na yung kain natin dito. Let's eat. Tuna tayo. Tuna tayo kumain. Ito pala yung name ng restaurant. Yan. Ito yung ordering ko. Ito ako. Ito din ako. Ang sarap! Ang sarap ng lolo food! Ayun yung kay Sir Jones. Ito kay Cinderella. Wow! Ang sarap! Grabe, ang sarap ng char siu. Hindi ganito yung char siu na nakain na sa Pilipinas. Diba? Diba yung char siu sarap? Ito try naman natin itong... Anong tawag dito, Sir Jones? Crispy pork. So-so daw natin sa mustard. Oops, sorry. Yung mustard, yung nagpa-ano ng flavor. Parang wasabi mustard siya. Parang ganun. Masaya. Gagawa nga akong ganun. Nakalimutan ko pala mag-vlog. Tapos sa aming kumain doon. Ang sarap doon. So ngayon, Sir John, saan tayo pupunta ngayon? Wan Chai. Bahay ng mga Gundam. Pusha shopping tayo ngayon. Mag-MTR na ulit kami ngayon. Punta kaming Wan Chai. Dito na kami ngayon sa Wan Chai. Maghahanap kami ng gagastosin. O, diba? Pagkalabas mo pa lang ng station, coach na agad na bags. Ay, wow! Ito pala yung tram. Saka bayad pa kayo. Nakakatuwa yung tram double decker din. Maganda sana kung yung double decker na tram yung open.
meron yun. Ah, meron ganun sa... Na-arkila yun. Ay, ganun. Ginawa namin yun sa Christmas party. Ooh, ang saya dito. Parang nasa, ano, DB. Pero, malamig. Tinuturo ko sa'yo before. Ah, Hunghing Toys. Dito pala yun. Pasok tayo sa loob. Bawal din camera dito. Bawal camera dito eh. Ito ang nabili ko. Nakapamili ako ng Gundam. Diba? Ang saya. Namili ako ng Gundam dito sa Wanchai. 99 HKD isa. So, that's around 700 pesos. Paano sumasakay dyan? Paano sumasakay dyan? Sasakay ka rin sa likod. Bababa ka rin. Magkano yung bayad dyan? $350. $350? Kala ko $350. Sasakay pala muna tayo dun sa tram. Pag-exit. Cool. $350 lang pala kala ko. $350. Okay, punta tayo dun. Sakay tayo dyan mamaya. Ayun, maghintay tayo ng mga dadating na tram. So ayun, sumakay kami ngayon dito sa tram. Sabi, it's free, no? It's free ngayon. Because of the celebration. Sasakay ka muna, tapos bago ka magbayad pag bababa ka na. Free ride today. Free nga today. Kaya pala may nakalagay. Yeah. Hello. Hello po. Mao, M-A-O. Landicho. Landicho? Kaya po. Ah, Landicho. Yes. Sa Oriental Mindoro. Ah, oh, Mindoro, oh, Batangas. Mindoro. Yan yung mga Landicho. Hello, Batangas po kami. Sige, bye-bye. Sana mag-follow sila. Para, kasi 49 pa lang yung followers ko eh. Para maging 51. Ganda na HMB. Dito tayo. Tingnan natin yung... Isang ano ng HMB. Ang ganda nito eh. Pag nakikita mo sa malayo, ang ganda nung ano. Ang ganda ng pasad. Mm-hmm. Dito madaming Pilipino pag weekend. Pag gusto mo maka... Dito mo yung pinapalabas yung kay... Oo. Oh, daming Pilipino dito. May mga manicure, may... Pag naho-homesick ka na, oo. Kasi syempre yung iba, mga solo lang naman dito nakatira eh. Solo lang? Katingin lang sa akin yung mga tao kasi hindi ako naka-jacket eh. Tindi nito ah, kaya yung lamig. Parang mas malamig today kaysa kahapon. Mas malamig yun. Kaya kala ko kaya ko mag-shorts kanina eh. Yung pala hindi, kasi mas malamig. Okay na pala nag-pants ako. Ang daming tao. Hello, yan. Yan yung Filipino store. Filipino store? Filipino store. Maraming tao. Diyan maraming Filipino na. Ah, punta tayo dyan. Ano mga tinitinda doon? Lahat ng gusto mo mabita. Anong gusto mo? Gusto tosino. Gusto mo ah, yung mga ganon. Filipino pag, goods. Mga Filipino goods. Ayaw ko pala. Cheria. Ayaw ko pala. Meron dito yung bus. Pwede pick. O, dito natin siya dalhin. Kung wala kang ticket, pwede naman by bus eh. Maganda yung umakit kayo by bus eh. Tapos baba kayo by tram. Maganda yung tour eh. Basta hiluhin lang natin self natin. Yes. Mahiluhin siya eh, sobrang mahiluhin. Mahilo ka? Oo, mabilis siyang mahiluhin, mahilo, kaya mas okay na mag-tram. Okay yung experience natin, yung gumagano talaga yung bus. Ang bibilis pag tumakbo yung mga bus natin. Grabe! Ayan. Dito daw yung maraming mga Filipino. Filipino store. Hindi pa kami nakakain ng Jollibee. May yung Jollibee doon sa may sa amin, hindi kami kumain eh. Sa Petro. Same ba? Same. Kasi kagabi naghanap kami ng kanin. Napunta kami. Napunta kami sa McDo. Eh walang kanin yung McDo. Dito ang Jollibee, medyo mahal. I mean to say, yung palabok, hindi yung palabok na kukunti lang, marami siya. Ah. Tapos yung mga rice, marami rin. Ayun, sige. Cinderella, mag-Jollibee tayo mamaya ang gabi. Tingnan natin yung Jollibee. Jollibee! Mamaya tayo mag-Jollibee. Gusto ko ng rice at chicken. Kasi kagahapon nag-McDo kami, kala namin may rice and chicken. Wala pala. Nalungkot kami dun sa McDo. Welcome to IFC Mall. Yan, punta tayo dito. Yan tayo, Sir Jones, dito. In-town check-in. So, i-check-in mo na yung bags mo. Dito ka na sakay. Tapos yung bag mo, dadali na hanggang mo.
Sine-check out namin kung paano kami uuwi bukas. Yan, may mga ano. So, ayun yung tinatry namin. Wow, bullet train. Galing dito. Pwede nga octopus. Kailangan lang mag-load ng malaki sa octopus para dyan. Ay, ang galing. Nandito na agad yung flight kung saan ka pupunta. Ang cool nito. Sobrang nakakaingit yung mga train stations ng Hong Kong. Pupunta tayo ng Peak Tram. Magta-taxi na lang tayo. Ito, sakyan natin. Gamit tayo ng Hong Kong taxi para mag-Peak Tram tayo. Sila Sir Jones, sumakay na dun sa express train. Bilis yung taxi. Wala pang 5 minutes yung taxi. Sobrang bilis. Tapos parang gigil na gigil sa silinyador si Kuya. Dito na tayo. The Peak Tram. Two-way. Round trip. Ang ganda ng ano dito, parang ano, yung light hanggang bubong, oh. Diba? Naka, ano, naka LED. Tapos, ayun. Hello. Let's enter. Whoa! Kapasok mo, ganyan ah. Medyo steep yung akyatin. Mas steep, akyat ka ng pasti. Pero ayan. Ayan yung tram. Ayan na yung tram. Dami naghihintay. Hintayin natin yung next ulit. Sa loob na tayo ng tram. Ang saya maging, ano, tram coach. Whoa. Dito tayo sa The Peak Tower. Hindi kami nag-avail. Anong tawag doon? Ano ba tawag doon? Sky Lounge ba yan? Hindi namin avail kasi bigla lang kaming binenta ng ticket, no? Na hindi tinatanong kung saan, ano, kung gusto ba namin nun. So ang na-avail lang namin, yung sa tram lang. At saka hindi, mas maganda na hindi tayo gabihin. Kasi dapat pag in-avail mo yon, mas maganda magpagabi ka kasi sa ilaw. Oo, sabagay. Eh, gusto ko pang mag yung night trip. Yung night skylight, no? Pero maganda kasi yung gabi na skylight dun kasi nakailaw yung ano central area. Pero parang Avenue of the Stars na rin naman siya. Sabagay. Piligyan tayo ni Sir Jones ng 20% off if ever papasok tayo. Pero 230. Magiging $230. Ang mahal pa rin. Parang it's worth it. So akit na lang tayo sa may taas. Sa pinakataas si Sky Terrace. Pero hindi na kami makakapasok doon kasi hindi nga kami bumili ng ticket. May nagbebenta ng ticket dito rin mismo. Kung katulad namin, nakalimutan yung bumili. Pero parang ayaw na namin bumili ng ticket. Mag-dine-in ka na lang daw. Nakapwesto rin kami. Pero sa initan. Pero ito yung masarap na init, no? Malamig tsaka mainit, di ba? Tambay muna tayo dito habang ninanamnam yung view na yan. You know? Habang nag-charge din tayo ng mga battery ng GoPro and ng mic. Mamaya tayo ulit mag-ikot-ikot.